Sintahimik ng tubig ang buhay sa Barangay Rio Tuba sa dulo ng Palawan. Dito kung saan nagtatagpo ang alat at tabang. Ang malawak na ilog, bukana ng karagatan. Sa tubig nakakabit ang buhay ng maraming taga rito. Pero hindi lang pala sila ang nakatira sa ilog na ito. Sa ilalim ng tubig na halos walang imik, may nagtatago panganib. Kalahati ng katawan, ito na lang ang naiwan sa mangingisdang si Edwin Lucero matapos siyang kainin ng buwaya kamakailan. So pupuntahan natin ngayon kung saan kinagat ng buwaya itong si Edwin Lucero. Ang pagkakasabi sa atin, dito lang daw mismo sa Pantalan. Pupunta ba tayo doon? Ayan, ayan. Saan po yung bangka niya? Ito yung bangka niya? Itong nandito? Oo, yan. Alas dos ng madaling araw nang bumabaraw sa kanyang bangka si Edwin para hakutin ang mga nakuha niyang kahoy. Hinintay siya ng pamilyang bumalik, pero di na siya nakita pa. Pero ilan kasi? Bahay ito eh, mga bahay itong lugar na to. Ibig sabihin, pumupunta dito yung buhaya? Oo, pumapasok sila rito pagka... Dito mismo sa ilalim ng mga bahay? Suot-suot yan siya, basta kung saan yung may makita niya, may makakain siya. Sakay ng bangka, hinanap ni Ila ng kanyang kuya Edwin. Sa bungad ng bakawan, nakumpirma ang kanyang kinatatakutan. Nakita ko yung buhaya, pero yung ito lang yung nakasakmal sa dito niya kasi medyo agaw liwanag pa lang yun. Oo. Sa ganitong labo ng tubig. Maaninag ko lang so siya. So parang dahil hinihila niya yung bangkay. Papunta siya doon, rumbo niya papunta doon, papasok. Papunta siya doon, banda. Papasok siya doon. Makalipas ang ilang minuto, binitiwan din ng buhaya ang kalahati ng katawan ng mangingisda. Hindi ito ang unang beses na may buwayang pumasok sa kanilang komunidad. Ang alam natin, yung mga buwaya, karaniwan, nakatira sila sa mga mangrove areas. Pero sabi ng mga taga Rio Tuba, ngayon daw, pumupunta na rin daw dito sa malapit sa mga bahay, yung mga buwaya. Ano yung sabi niyo, Te? Noong nakaraang araw, ma'am. Oo. Yung madaling araw, mga alas 2:45. Noong nakaraang araw lang? Oo. Kahapon? Dito, kahapon lang? Kahapon ng madaling araw, alas 2:45. Oo. Dito. Malaki itong dagat doon, abog ko. Nasaan yung buwaya? Yun nga, yung hampas ng buntot ba? Na kung sa papa, naghanap na naman siguro yun ng makain. Nakalubog sa tubig ang marami sa mga bahay sa Rio Tuba. Pinagdudugtong-dugtong lang ng mga tulay na kahoy. Sa ngayon, medyo mababaw pa ang tubig. Pero pagkagat ng dilim, ang tubig biglang lumalalim. Mas madali para sa buwaya na makapasok sa komunidad. Nakakita ka na ng buwaya? Ayun, sa likod. Di ba nakita yung? Tayo doon? Sa likod nga lang. Gano'ng kalaki? Gano'ng kalaki? Parang ano? Parang sobrang dalawang. Madalas daw ang mga alaga nilang hayop ang puntirya ng buwaya. Kaya naman ang kanilang mga alagang baboy, itinaas na nila ang kulungan ngayon. Ganito kalaking baboy ang kinain ng buwaya? Opo. Oh, sobrang laki naman, kuya. Aktwal daw nilang nakita ang pag-atake ng buwaya. Pinilit raw nilang patayin ito, pero di nila kinaya ang lakas. Oh. Ang baboy na saan? Sa lupa. Tatali. Oh, tapos gumapang ang buwaya? Umakyat ang buwaya. Sa lupa? Oo. Oh. Ano yun? Tapos sinakmal. Sinakmal, oo. Oh. Oh, tapos? Tapos hinila niya sa tubig. Dahil katulad dito, may mga tulay, hindi sa basta-basta makaano ang ganapatan sa tao. Oh. Hanggang pinagtulungan siya ng puso.
Napatay? Hanggang binitawan ang baboy. Hindi, tumakbo rin buhay. Tumakbo. Pero bulag na daw yung mata noon. Kabila. Di man nila napatay ang higanteng buhaya, nag-iwan sila ng permanenteng lamat sa hayop. Nabulag daw nila ito. Nung una, di pa gaanong nababahala ang mga tao sa pagpasok ng buhaya sa komunidad. Pero nang kumain na ito ng tao, alam nilang kailangan na nila ng tulong. Bumuo ng isang grupo ng crocodile experts ang Palawan Council for Sustainable Development. Mahigit 10 taon nang nanghuhuli ng buhaya at pinag-aaralan ito ng grupo. Sila ang pirming takbuhan kapag buhaya na ang pinag-usapan. Alas 5 ng hapon, tinahak ng grupo ang malawak na bakawan sa Rio Tuba. Isa-isang naglagay ng katibong sa bawat sulok nito. Lalo na sa lugar na itinuturo ng mga taong pinagdalhan umano sa katawan ng biktima. Habang naglalagay ng mga silo, mabilis namang gumapang ang dilim. Kailangan magmadali. Ayon kasi sa mga crocodile experts, pagsapit ng gabi, mas nagiging agresibo ang mga buhaya. Ito ang oras na naghahanap sila ng makakain. Lahat ng gumagalaw sa kanilang teritoryo, maaari nilang puntiryahin. Pauwi na kami nang madaanan namin muli ang bungad ng bakawan malapit sa komunidad. Nang bigla na lamang, Mel, Bel, punta mo yung biloto, Mel. Tutumbok na tayo. Hinto. Akin ang sagwan. Saglit. Sige, huwag na. Huwag na. Patay makina. Sagad. Isang buwaya ang naaninag ng aming ilaw. Dahan-dahang nilapitan ng grupo ang buwaya. Ito na nga ba ang buhayang aming hinahanap? Unti-unti naming nilapitan ang buhaya. Hinanda na ang panghuli. Pero bago pa man kami tuluyang makalapit, lumubog ito at naglaho sa ilalim ng tubig. Alas 5 kinabukasan, larga ulit ang grupo para tingnan kung may kumagat sa mga silo na ikinabit noong gabi. Oo, yung balsa. Ha? Tali. Okay, walang tali. Hindi ko maninag yung tali. Pero nakakabit pa ang mga pinaing manok. Walang kumagat sa aming mga silo. Para di masayang ang biyahe, naglagay na lang kami ng mga panibagong patibong. Si Professor Rainier Manalo ng Palawan State University ang isa sa pinakamahusay na eksperto sa buhaya sa Palawan. Bihasa sa crocodile hunting, ilang taon na niyang pinag-aaralan ang mga ito. So ngayon, kinakabit ni Rainier yung lubid doon sa isang puno. At yung dulo ng lubid na yon nakakabit dito sa isang cable snare. Okay. Itong cable snare na ito, ang ilalagay dito, nasaan yung payo natin, Dung? Ito. Naku, kakagat pa siya dito.
Sarap yan, ma'am. Masarap ba to? Lalagay natin dito yung manok. And hopefully, kapag kinain ito ng buwaya, automatic itong maglalak dun sa kanyang snout. Pira-pirasong manok ang pain na nilagay nila Rainier. Karaniwan daw kasi, manok, ibon, unggoy, ahas at malalaking isda ang kinakain ng mga buwaya dito. Kasama ba sa diet nila? Hindi nila talaga kasama ang tao. Kaya lang, hindi nila masabi kung iyan ay hayop o yung tao. Opportunistic kasi sila. Lahat ng gumagalaw sa paligid nila, pwede nilang kunin kaagad para mayroon silang pagkain. So, hindi kasama yung tao bilang pagkain nila. Nagkakataon lang na nandoon sila sa area. Kain na rin tayo. Naniniwala sila Rainier na sa kabila ng takot ng mga tao sa buwaya, dapat pa rin pangalagaan ng mga hayop na ito. Hayaan sila sa kanilang natural na tirahan. Pero ibang usapan na kapag pumapasok na ang buwaya sa komunidad at kumakain na ng tao. Masasanay raw ito at kukuha pa ng ibang biktima. Ayon kay Rainier, noon daw, tahimik namang nabubuhay na malayo sa isa't isa ang mga tao at buwaya ng Rio Tuba. Nasa dalampasigan ng tao, nasa bakawan ang buwaya. Pero ano ang nagbago? Bakit ngayon pumapasok na sa komunidad ang mga buwaya? Kilala ang Rio Tuba sa malawak nitong mangrove area. Tingnan nyo dito, oh, dire-diretso, ang ganda-ganda, berdeng-berde ang kulay. Pero tingnan natin kung gaano pa kalawak yung mangrove area doon sa loob. Ay, patay na talaga. So, pasukin natin yung mangrove area. Bakit ganito na yung itsura dito? Yung dun sa labas, puro green pa, pero tingnan mo dito sa loob. Putol na yung mga mangroves. Nang hinayang ako sa aking nakita, di ako magtataka kung pati buwaya aalis sa lugar na ito. Tingnan nyo to. Kakaiba, hindi lang basta pinutol eh. Ang ginawa, binalatan. Binalatan yung mangrove. Ang balita kasi namin, ginagamit daw yung balat ng mangroves para sa dye. Kamakailan, 700 sako ng balat ng mangroves ang nakumpiska ng PNP habang binabiyahe palabas ng Palawan. Balat ng pwedeng pakinabangan sa ano sa mangroves, kinuha nila. Unang-una yung ito, tapos pagkatapos yung kahoy na yun, gawin nila yung paggatong ng uling. Saan daw nila dadalhin ito? Saan nila ibebenta? Saan ito ngayon sa Zamboanga, pero yung iba, ini-export pa nila yung sa Malaysia. May idea ka kung magkano per sack ang benta nila dito? Per kilo, ang natanong namin dito, 14 pesos ang per kilo. Pag namatay yung bakawan, ano mangyayari? Wawala na silang silungan. Ang mga crocodiles, maaari silang umalis doon sa bakawan na yon. At lalipat sila ng ibang mga pwedeng puntahan. Ngayon na, nagkakasalubungan sila na kung saan nandun yung mga tao. Pumupunta na sila sa tao? Pumupunta sila sa bahay ng mga tao. Kukumpara mo dun sa pinuntahan natin kahapon, mas mataas ngayon yung tubig. Sabi nila yung ganyan daw kataas or mas mataas pa, dun daw pumapasok yung buhaya dito sa loob ng community. Pero habang hinihintay namin ang bangkang magdadala sa amin sa bakawan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ate, pwede makipasok? Biglang bumuhos yung ulan eh. Hindi ko alam kung pumapasok yung crocodile, kung ano yung behavior niya kapag umuulan, pero nakakatakot dito sa kinatatayuan natin. Siguradong tataas yung tubig. At pag tumaas yung tubig, mas malaki yung possibility na makakapasok sila dito sa loob ng community. Isa lang ang nasa isip namin noon. Kailangan makahanap ng mataas na lugar bago lamunin ng tubig ang pampang. Ayun, nagbukas ng pinto.
Oh my God, madulas to. Pagtila ng ulan, tuloy kami sa paglarga. Isa-isang ininspeksyon ng mga patibong. Pero nakatawag pansin ang isang silo. Sagwan na lang kaya, no? Sagwan na lang. Ito yung pampito nating silo. Hindi ko makita yung tali. Walo? Parang walang stick. Walang. Ito ko yung tali. Nakasiksik sa loob ng bakawan. Nakalubog. Okay. Isa lang ang ibig sabihin nito. May buwayang kumagat sa aming patibong. Stick man yan. Ayan. Ay, puta. Ay. Ano nangyari? Malaki ito. Naputo lang, Alin. Yung cables niya? Oo, na-lost. Dala niya lahat. Dala niya lahat, pati yung cable snare. Pati yun. Oh, eh, nasan yung... Pating. Saan yung kable? Ganito yung forma niya dapat. Ito, nasan to? Yan po yung wala. Ito po yung... Na-lost. Dala-dala niya yan yung nahigit niya dulo ito. Na yan. Nahigit niya to, bale? Lakas malaki. So, ang lakas nun. Isang sinyalis po na malaki yung hayop. Tama lang lubid. Lalo kaming kinabahan sa aming nakita. Anong klaseng hayop ang aming kaharap? May kabaman sa dibdib, lumarga kami alas 4 ng madaling araw kinabukasan. Yes, yo. May trap tayo. Yes, yo. May trap tayo dyan. Mayroon tayong trap dyan. Sa bungad ng bakawan, kung saan nakita ang biktima. Patay na. Nong, pakipatay ng makina. Nagtaka kami sa itsura ng aming silo. Wala na ang pain. At sa gilid nito, isang pares ng nagbabagang ilaw ang aking nakita. Ay, nakita ko. Yung mata ba yan? Parang may ilaw. Mata ba yun ng crocodile? Yung parang ano? Parang flaming? Parang ganun? Parang light? Baga ng sigarilyo. Okay, kita na pare. Pare, malaki. Malaki. Ang laki. Nakikita yung... Nakaharap ata siya sa atin. Nakaharap? Patingin? Tingnan ko. Oh my God. Kumpirmado, buwaya nga ang aming nakita. Oh sige. Ito. Okay. Oh, masyado nang dikit. Oh, lumalapit. Layo daw yung bangka. Layo kayo. Problema yan. Uy, malaki yan. Oh my God, ang laki. Hawak lang. Huwag babitaw. Sige. Sige. Ariyan ko. Uy, si Ringer. Uy, nabutan yung bangga. Sige. Ayun, bangga. Ang laki nito. Yan. Parang mas magandang yung... Nawawala. Gaano man katalas ang ngipin ng buwaya, buong tapang na tinalian ng mga crocodile experts ang guso nito. Kung maliit lang ang buwaya, kaya sana namin itong hilahin para matalian. Pero sadyang malaki at mabigat ang buwayang katapat. Dito ka. Para makalapit ako dyan. Ayun ang katawan niya. Ayun yung paa niya.
Kung nakikita ninyo yan, yung kanyang paa, doon sa ibaba. Ilaw sa paa. Yan yung kanyang lower right. Medyo malaki yung width niya. Katako. Pag mula doon sa bangka, nakikita mo na yung laki niya, pero from this point of view, ang laki-laki talaga nitong buhayang to. Mga ilang feet ang tansya mo dito? Ingot 12. Pasok siya ng 12. Pasok to ng 12 feet. Hanggang buntot na yon. Bagamat nakakatakot ang kanilang bangis, mabilis ding mawala ng lakas ang buhaya. Kaya pagkalipas ng ilang minuto, kumalma rin ito. So sa ngayon, makikita mo at rest yung buhaya kahit nahawakan ko siya dito. Hindi siya gumagalaw at saka hindi siya pumapalag. Bakit ganun siya ngayon, Rainier? At saka kailan siya magre-regain ng strength niya? Kanina, yung buhay mabilis din mapagod. Tapos yung pagpagod niya, siguro after mga 3 hours bago niya maire-recover. Pero hindi pa siya ganun kalakas. Isa lang ang ibig sabihin nito. Dapat maibiyahin na namin patungo sa lupa ang buhaya. Ang problema, masyadong malaki ang buhaya para sa aming bangka. Ipunin niya yung lakas niya para... Pag nakakita ng liwanag. Kasi kailangan niya pumasok ulit. Bumalik na ako sa bangka bago pa ako abutan ng muling paglakas ng buhaya. Alas 6 ng umaga nang dumating ang rescue boat mula sa barangay. Okay. Sige po. Pinagtulungang buhati ng buhaya papunta sa bangka. Ang problema sa sobrang laki ng buhaya, halos hindi ito magkasya sa aming bangka. Alin? Gulok! Tinatanggal na lang yung kawayan kasi hindi na maiakyat yung buhaya eh. 1, 2, 3! Bigat! Limang tao na ang nagtulong-tulong sa paghila pero sobrang bigat pa rin ang buhayang ito. Yung paa! Tinatayang 400 to 600 kilos ang bigat nito. Pag-akyat sa bangka, agad pinatakpan ang mata ng buhaya. Magiging agresibo raw kasi ito kapag nakakita ng tao. Sa laki ng buhaya, halos di tumagkasya sa bangka. Wala kaming magawa kundi umupo sa tabi mismo nito. Panatag naman ang biyahe nung una, pero makalipas ang ilang minuto, dito na tayo ngayon sa community dito sa Barangay Rio Tuba. Ang challenge ngayon, kasi syempre yung mga tao galit sa buhaya, ang challenge ngayon ay paano natin masisecure yung buhaya kasi kailangan pa rin i-preserve yung ganitong klaseng creatures. Ilalagay ito sa crocodile farm ng Palawan. Isang pulutong ng tao ang sumalubong sa amin sa komunidad. Lahat gustong makalapit sa nahuling buhaya. President! Di ba kalabas? Balik! Balik na muna! Babagsak to! Sa sobrang dami ng tao, nasira ang tulay na kanilang kinatatayuan. Wala tumama sa...
Crocodilus porosus o saltwater crocodile ang nahuli namin. Ang saltwater crocodile ang pinakamalaking uri ng reptile sa buong mundo. 13.7. Pag 13.7 feet, ano ba yon? Adult na ba yon? Breeder na ba yon? Consider natin siya as breeder. Breeder. Halos 14 na talampakan ang buwayang ito, katumbas ng halos 3 karaniwang tao. Sa haba at laki nito, may kakayahan na raw itong kumain ng tao. 1, 2, 3! Ilang oras na lang, alam naming babalik na ang lakas ng buwaya. Kung kaya, nagmadali kaming isakay ito sa truck para ilayo sa mga tao. Tabi po! Kawayan! Habang hinintay ang truck na magdadala sa buwaya sa Palawan Crocodile Farm, unti-unting bumalik ang lakas ng buwaya. Alas 8, kasi alas 5 natin nakuha yung crocodile doon sa Bakawan. 3 hours bago niya ma-regain yung strength niya. So alas 8 na ngayon, tama lang. Nalalakas na to, so dapat ibiyahin na to in a few minutes. Ilang oras pa ang lumipas, lalong lumakas ang buwaya. Kinabukasan, dinala sa Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center o mas kilala bilang Palawan Crocodile Farm ang buwaya. Ito nga ba ang buwayang kumain kay Edwin Lucero noong June 21? Dahil yung incident ay around 3 weeks na, no? So anything that's taken in or eaten by the crocodile ay tunaw na yun, digested na yun. Parang pointless na pasukahin pa. But the probability is ito yung crocodile na maaring nakapatay dun sa ano, no? Dun sa tao. Base sa pagsusuri sa kilos, laki at lugar kung saan nahuli ang buwaya, malaki raw ang posibilidad na ito nga ang buwayang kinatatakutan sa Rio Tuba. Usually, pag may malaking crocodile sa isang lugar, territorial yan kasi, territory niya yun. At yan ay nahuli malapit sa community, so most likely talaga siya na yung naka-aksidente dun sa taong namatay. Pero hindi lang ito ang natuklasan ng mga eksperto sa kanilang pagsusuri. Nang tingnan ang mata ng nahuling buwaya, bulag o may lamat na ang isa nitong mata. Naalala ko ang kwento ng mga taga Rio Tuba sa akin noon kung paano nila pinagtulungang tusukin ang mata ng buwayang umatake sa loob ng kanilang komunidad. Ang laki nito! Nahuli na nga ang kinatatakutang buhaya ng Rio Tuba. Pero tapos na nga ba ang problema? Gaano man sila kabangis, kahati natin sila sa mundong ito. At hanggat patuloy ang tao sa pagpatay sa kapaligiran, hanggat di tayo natututong irespeto ang bawat isang nilalang, hindi titigil ang buhaya sa paghahanap ng bagong tahanan. Hindi titigil ang pangamba at agam-agam dahil ang sugat ng kalikasan ay tiyak atin ring
mararamdaman. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Mm-hmm.